Ano? Ang kakwentuhan po natin sa APT, si Bossing, si Boss Joey at si Ma'am Alan. Hello po. Ay, hello po. Alilidya. Hello po. Magandang tanghali po, Bossing. Magandang tanghali din. Teka, saan po ang mga balsa mo? Sa Negros Oriental po, Dumaguete. Dumaguete. Opo. Yung pong, kayo ba may asawa? Opo, nandito sa loob, nakaupo. Ayaw niya bang tumayo? Ayun, si Kuya. Nandito si Kuya sa loob. May kakayahan po ba si Kuyang tumayo? May sakit po ba si Kuya? Meron po konti. Ano po? Ah, may konti. Anong konti? May konti. May konting... May problema po sa pag-iisip. May problema po sa pag-iisip. Teka muna. Aling Lydia, ito po. Maupo muna tayo at maging komportable sa ating kwentuhan, ha? Aling Lydia, yung pong inyong mister ay nasa loob, ano? Opo, opo. Ano po yung sinasabi niyong ano yung... May konti. Ano po yung nangyari? Eh, kasi nasira siya sa alak noon. Nagtrabaho siya sa pabrika. Panay-inom. Hanggang... Pabrika ng alak? Hindi. Pabrika ng... yung host. Napabarkada, tapos? Hindi. Ugali talaga niya. Palaging umiinom. Umaga. Hindi siya maubusan ng alak. Ano pong nangyari? Hanggang sa tumulala na siya doon sa trabaho niya. Nag-ano na siya, nangahabol ng itak hanggang pinalabas na siya. Gaano katagal na pong nangyari yan, Ate Lydia? Gusto pa ba niyong pumasok? Bossing, andun nga yung pinto, andun si Kuya, natatanaw ko eh. Kaya pumesto lang ako dito ng konti. Teka muna. Tingnan niyo kung may hawak. Meron po, may hawak na gunting. Dala na muna kayo. Ano po yung ginagawa ni Kuya? Wala, nag-ano lang po siya, nagugupit ng ano, tahi ko. Yung mga tinahi niyo. Pero gaano katagal na po yan na nangyaring ganyan, Ate Lydia? Nung 2005. 14 years ago. Meron po bang pagkakataon na naisangguni natin sa doktor ang naging problema? Dalawang bisis. Ano sabi ng doktor? Eh doon naman sa mental, kaya nga pinapaano siya ng ano, mga gamot na ipamintin. Eh wala naman akong ipamintin. Hanggang ngayon, tatlong bisis yan. Sa isang linggo, tatlong bisis ko pinapainom. Kasi pinapainom ko lang pag... May sumpong kasi wala. Ano po yung pampakalma? Ano yung pinapainom nyo? Gamot. Gamot po. Di ba gin? Oo ba, para mas kakalma siya dun. Ilang taon po ba siya nagiinom araw-araw? Mga ilang taon yun? Ay, palagi yung umiinom noon, binata pa yan. Ay, ba may mga anak? Ay, mga... Mga anak po, meron anak. Daw po kayo. Meron kami mga anak, lima. Limang anak. Asa na po yung mga anak ninyo? Mga may asawa na po. Sila po ba dumadalaw sa kanilang ama? Ay, yung tatlong anak ko nandito sa itaas nakatira. Yung dalawa nandun sa Bulacan, nandoon sa Cavite. May mga pamilya na yan. Ilan ang apo mo dun? Mga anak mo? Lahat? Lahat. 15. 15 ang apo. Puro buyag. So, sino po kasama nyo sa bahay? Bukod kayo, Mr. Kami lang dalawa po sa kwarto, sa silong. Yung mga anak ko po nandoon sa taas. Sila ah, yan. Nandyan din yung ibang anak nyo. Po. Buti pa ikaw hindi ka nasasaktan. Natakot nga po ako isa gabi kasi kami lang dalawa. Eh, simple, palagi akong nagdadasal. Kaya open lang to, parang open. Open. Ayaw nyo ba, Nay, na ipasok na lang si Kuya doon sa ospital? Doon na lang siya? Pag malala na po, yun pinapasok namin. So, ibig sabihin, pinalabas pa siya? Pinalabas-pasok siya. Ano po yung mga madalas na nagiging dahilan kung bakit yun ang medyo pinulot siya ng basura, tapos pag may makita siyang maliliit na bagay sa kalsada, pinupulot, kinakain, sinusubo. Oy, maliit na bagay daw, ali. Maliit. Pakakainin ka. Umiwas ka diyan. Dapat huwag ako pakalat-kalat. Pero nanay, kagaya niyan, dalawa lang kayo rito. Sabi niya, kapatid kayo, kinakabahan na. Okay. Hanggang kailan po natin dadali niyan at baka pwede niyo nang kausapin yung doktor. Pag malala na po, pag makainom siya ng gamot, ayun, maghapon, magdamag, tulog siya, tapos kinabukasan, ayun, normal na ang ano niya. Normal lang pag-iisip niya. Bumabalik po sa dati, nakakausap naman na maayos. Opo. Mrs.
Bakit po kasi nung nagiiinom, hindi nyo napinigilan? Ay, hindi mapigilan. Wala, binata pa lang, umiinom na eh. Nung nakuha niya, kasi, umiiinom na. Kasi, sana pinag-aral nyo na lang ng kung po para drunken master siya ngayon. Kasi, uy! Ayaw ni Jackie Chan. Narinig ka nun. Sabi niya po, sa loob, eh. Pag tigilan ko siya, sabi niya, wag mo akong patigilin kasi nung nanligaw ako sa iyo, lasing ako. Teka muna. Ano? Alam nyo, Nay. Alam nyo, Nay. Ramdam na ramdam. Paano? Ramdam na ramdam ko. Yung katotohanan na narinig nyo. Paano ko hindi lasing? Totoo ba yun? Nung niligawan ka, lasing siya. Opo. Ay, nakainom daw po. Sabi niya. Kaya nga, wag mo akong pigilan. Pero, kasi pag pigilan ko to, talo na ako. Talo ako. Pero sinagot nyo. Sinagot nyo? Ba't pero yung sinagot nyo po? Lasing na in love daw siya sa amoy ng alak. Kayo ba'y nakainom din nun? Pero saan ang lasing? Pero kinakausap nyo po siya ng normal na pakikipag-usap sa kanya. Paano nyo po pinaparamdam sa kanya o pinapaalam na ito yung karamdaman mo? Yun lang po. Hindi niya aminin. Aling Lydia, yung sabi ng doktor, meron daw po bang ano to? Meron daw po bang... kagalingan. Kagalingan. May solusyon naman daw po ba? Maraming ano, maraming resita, maraming gamot pinaano niya sa akin, pinabamintin. Kaso lang, isa lang ang talaga ang pinapainom ko sa kanya, yung pampatulog. Kasi hindi naman siya natutulog. Pag sinusumpong siya, hindi natutulog, magdamag, mag... Anong sinasabi ng mga anak ninyo? Anong ano nila? Hindi... Tinitingnan lang siya kasi nagagalit yan. Pag sinusumpong. Ay, iba, minsan galit, minsan panaytawa. Ngayon po, mga anong oras po siya susumpungin ngayon sa tingin nyo? Sa mga oras po na to, anong kondisyon niya? Sa, anong po? Kining oras, kurasangan eh. Anong kondisyon niya? Galit? Ay, kasi normal. sa isang linggo, tatlong beses ko po pinainom yan. O ngayon nakainom? Bala ko nga, mamayang gabi pinainom ko. Hinahin. Ngayon, hindi pa siya nakakainom? Hindi ba po? Lipat tayo. Eh ngayon. Hindi, mukhang okay naman si Kuya. Busy lang siya doon sa ginagawa. Nakikita mo siya? Oo. May hawak na gunting. Nandun siya sa parang tumba-tumba yung stretcher na nabibili na kahoy. Tsaka hindi naman... Tapos nagugupit siya ng parang envelope. Yung ginagamit sa passport na ganun. Ginugupit-gupit niya. Yun, long nose yung hawak, bossing. At saka hindi ko pinapaalam ang pagpainom ng gamot niyan. Paano pong nangyayari? Nilalagay ko sa asukal yung tingi-tingi kasi yung... Dahil ayaw niya? Baka narinig. Nino? Hindi po, hindi niya narinig. Hindi, mahina lang po. Hindi. Nilagay ko sa asukal. Tapos nanonood pa lang ng TV. Pag... Nanonood nga, bossing. Ganun, ha? Bossing, nanonood nga po. Ha? Nanonood po. Kasi pag pinapainom ko ng gamot yan, galit na galit. Bakit daw siya papatayin? Ano yun? Kaya nga malakas po ba yung TV niyo sa loob? Parang naririnig ko. Medyo po. Naririnig niya yung pinag-uusapan natin. Yung kapitbahay niyo talaga na yun, oo. Kahit kailan yun. Oo. Oo, yung talaga yun. Dire mo, para asukal tong kapitbahay na to. Echocera. Anong pangalan? Anong pangalan, Ryan, ng asawa? Anong pangalan po ni Mister? Ricardo po. Pwede niyong batiin, nanonood po siyang. Ricardo daw po. Ilan taon na ba si Ricardo? Ilan taon na po si Mang Ricardo? 64 po. 64. Kayo po, ilan taon na? Yung totoo talaga po, 62 na ako. Pero ang nilagay ko sa card, 61. Kasi yung pagkuha ko sa NSO, nagtaka nga ako kasi na maging ano na September 3 imbes August 3 na maging September 3. Kaya nga ang nilagay ko doon sa card 61 pero sa totoo talaga 62. Mm. Okay lang. Wala mo problema sa edad yun. No? Oh. Importante mapagaling natin si Kuya. Dapat siya para may wala ba siyang wala ba siyang ibang sakit bukod doon? Wala po, wala. Wala naman. Yun lang pag-iisip. Sa puso, wala? Wala po. Antindi rin ng pagmamahal ninyo, Aling Lydia, ano? Tiyaga talaga. Oo, biro mo, lasing na nung niligawan ka, pero andiyan, inaalagaan pa rin siya. Sinagot mo pa. Gaano katagal na po ba kayong mag-asawa? Maaga pa akong nag-asawa, wala. Mga anong oras po? Hindi, bata pa. Ah, bata pa. Ilang taon po, ilang taon? Wala pa po akong 18. Bata pa.
So, mahigit tayo. Tapos mula noon, nag-16 kayo. Ibig sabihin, ate, puro inom yung ginagawa niya. Oo, palagi. Wala pa kayo, anak. Hindi nyo naisipan na humiwalay dahil ayaw nyo din yun na mapigil. Hiwalay balikan. Nangyayari sa inyo yun? Opo. O kaya ang ginawa nyo, dito na lang kayo. Oo. Yung malaki na yung mga anak namin, ayun, nag-away kami kasi panay lasing. Ngayon po ba nagiinom pa rin si Kuya Ricardo? Pag mayroong magtagay-tagay dito po, tapos bigay-bigayan. Ayun. Pag nakakainom siyang ganun, ano yung pakiramdam niya? Ano yung napapansin niyo sa kanya? Parang sumigla. Sumisigla pag nakainom. Ano? Parang sumigla raw pag nakakainom. Drunken master nga. Oo. Ganun-ganun daw. Pakantahan kaya natin kay ano? Number two. Huwag na, boss. Pasalubong muna, pasalubong. Nahihirig na. Ito po, ito muna ang pasalubong namin sa inyo. Tingin-tingin ka rin sa likod. No? Opo, ito po ang nagpapasarap ng tanghalian natin sa pagkain, ang Coca-Cola! Sino po ba ang madalas ninyo kakwentuhan kapag katanghalian? Mga apo ko po. Ano po ang pinag-uusapan ninyo kasama ang mga apo? Kahit ano-ano lang maisip po. So, ano lang ang kwentuhan. Alam nyo po ba, ang simpleng tanghalian, pwede nyo gawing moment basta with Coca-Cola. Huwag mo masyado ilakas yung sigaw. Napapatingin siya pag sumisigaw tayo. Dahil ang Coca-Cola ang nagbubukas ng masayang kwentuhan at tawanan ng tanghalian. Kaya kahit gano'ng kasimple ang pagkain sa tanghalian, nagiging best moment basta with Coca-Cola. Alam nyo po ba na ang Coke food for today is palabok at puto. Ano po ba paborito niyong pagkain? Palabok at puto. Gusto niya rin? Gusto niya rin ni Kuya? Oo, kanina kumaga, almusal nga namin, palabok. Yun, tama-tama. Ang bawat kainan ay gawin natin moment with Coca-Cola. May kasama pa po yung 10,000 pieces from Coca-Cola. Pareho. Ito po yung 10,000 from Coca-Cola po. Hindi natin maitatago sa kanya, ate. Nanonood siya ng TV. Harap mo. Agad po ng pera. Po? Ha? Nanghihingi agad ng pera. At ito pong pera na itong binigay namin sa inyo, pinahihiram lang po namin yan. Sabi mo dito. Meron pa po kayong grocery items, 2 sakong bigas at 5,000 pesos mula naman sa Pure Gold! Iyain niyo po lahat ng groceries na yan, ate, dahil sa Pure Gold, always panalo! At dagdag regalo pa po hatid sa atin ng Pampanga's Best Original Tocino! Ito po, pakituro lamang po, Aling Lydia, ang inyong gusto. Yeah, meron kayong sugar-free bilay tosino, 5,000 pieces cash. May tamang timpla, tamis at lambot kaya siguradong kumpleto ang sarap every day. Basta tosino, dapat Pampanga's Best Original Tosino. At may regalo pa po sa inyo ang appliance sa subok na panahon sa tipa at kalidad, ang Hanabishi Appliances. Ito po, tanggapin niyo ang oven na may toaster. Blend na may dirt. At rice po, may kasama po yung cooker. Lahat ng ito ay atid sa inyo ng Hanabishi, ang kapartner ng Practical na Nanay for 30 years. Subok na rin ni Bossy! At dala pa rin po namin may wagang Jewelry Box! Atid sa inyo ng Villarica Poncha! Ayan, turo nyo lang po, Aling Lydia. Ito po, gitna ang kanyang pinili. Meron kayong jewelry package. Mga Dabarkats, may magandang balita sa atin ng Villarica dahil 65 years na ang paborito nating pawn shop. Merong regalo para sa mga jewelry lovers out there. Visit the Villarica branch and check out their latest auctioned jewelry. Ito pa po, dagdag pang regalo namin sa inyo. May 5,000 pa rin po kayo. Mula naman ito sa Great Taste White Crema. Yan ang bago sa Great Taste White, ang Great Taste White Crema na may creamy linamnam ng real coffee at vanilla cream na talagang nakaka-good vibes. Mga Dabarkats, tikman na ang sarap ng creamy linamnam ng new Great Taste White Crema. Congratulations po. Marami pong salamat. Tinatago niyo yung pet. Busing. Maraming salamat, Busing. Pero nanay, bilib na bilib po talaga kami sa inyo. Marami pong salamat. Sakripisyo. Iba rin yung sakripisyo yung pinagdadaanan ni Nanay Lydia. Marami pong salamat po talaga. Yan si San Pedro. Opo. Si Kuya may balbas nga, bossing. Tinaok. May balbas din si Kuya. Puti yung balbas niya. Hindi nagugupit ng balbas. Hindi naliligo. Alam mo, tatag mo talaga, ate. Yan natin sa nang ano, bossing savings. Yan. Ilan ang anak? Ilan po, anak? Lima. Okay. Lima. Oh. Pwede ka isali sa Rush for Win. Lima. Okay. Lima. Bigyan natin ng bossing savings.
number 2. Oy. Sabay tingin sa likod. Ayan, try boss. Yan mukhang mabait naman. Ayan, huwag mo siya gawaan siya. Ano ha? Tumatawa si kuya na. Nakita niya na. Nakita niya. Takot ka sumigaw, no? Congratulations po. Maraming salamat po. Marami po. Sakit Bulaga, Busing. Maraming salamat. Ano po plano niyo dyan? Bibili ko po talaga ito ng makina po. At saka maraming tira. Okay, mananahe, ano? Mananahe po ba kayo? Nananahe po ako. Nagre-refill ng pantalon. Putol lang pantalon. Nagpalit ng zipper. Ano po yung mga plastic na yun na ginugupit ni Kuya? Pagkuhaan po ng ano, lagayan daw ng card pinapagawa sa teacher. Nay, meron po ba kayong plano na ngayon may oportunidad na baka naman pwedeng ipatingin si Kuya sa mga espesyalista? Oo, oh, patingin nyo na. Po bang, pwede po, pwede. Kasi masama naman siya? Pagbalaman niya, hindi. Paano pong ginagawa nyo? Pagdadali natin siya sa doktor, anong sinasabi nyo sa kanya? At anong nangyayari pag nando na siya? Dinala namin niya sa doktor pag malala na nagpatulong kami sa barangay. Ganito po, Nay. Luto kayo ng pulutan. Oo. Oh. Kunwari, dadalhin niyo sa inuman, pero doon pala sa ospital, diretso doon. Para sa amin, ay, inuman. Eh, pahama ka, lalong magagalit yun eh. Eh, pagdating doon, siyempre malalaman niya, ano ito, ano ito. Pagdating doon, mabat na sa ospital ako, dito gagawin yung birthday, sabihin niyo. Nasa kayo po yung mag-iingat, Nay. At ato pa, for the information of the Dabarcats, eh meron po, para sa po may mga kondisyon ng mga mental health issues, eh meron pong pinasang bill si Tito Sen para sa mga may kondisyon tulad nung kay Kuya Ricardo. Kaya hindi po sila dapat katakot. Mag-iingat lang po tayo at wag nating matrigger. At yung pagmamahal po ninyo, sana yun ang kailangan po, eh. Yun ang kailangan. Wag natin masyadong kontrahin yung ginagawa niya. Kung makukuha natin siya, nakausapin na maayos, gawin natin, wag po tayong magalit, lalo pong magagalit sa atin yun. Opo. Pwede naman mada sa mabuting usapan. Mabuting usapan. Tama, mga isang bilog lang po. Hindi, mukhang okay naman si Kuya. Kuya. O, yan ang ngiti, anak, bossing. Check-up lang parate. Check-up. Opo. Saka yung gamot, pati araw-araw nyo pinaiinom. Hindi, sa yung gamot na binibili ko, imbes isang, 20 milligrams. Ginawa kong 5. Bakit inati po? Inati ko 4. Bakit? Inati nyo sa 4. So, maliliit lang. Hindi po, tatama talaga yun. Hindi na, katulog na rin po siya. Kahit kapraso lang? Mm-mm, no po. Kaya alam po, parang hindi naman sapat yung nireseta sa inyo ng doktor. Oh, kasi, sabi nga, anumang gamot ang ibinibigay sa atin, kailangan dire-diretso na sa oras ang pag-inom. Kasi wala po akong wala po akong pang-maintain sa kanya. At saka, pag malaman niyang pinapainom siya ng gamot, halos. Hindi pwedeng niya ihalo sa alak, tsaka niya inom. Ikaw naman, isang... O, dagdag gano'n, regalo, para... Hindi pwede, pare. Para sa maintenance, tsaka pambili na asukal. Bossy! Ano, ano, ano? Hindi, pambili na asukal ng kapitbahay. Yan yung kapitbahay. Yan talaga kapitbahay niya, no? Ay, Nelson, nagpamipamilya kayo, wala kayong pambiling asukal. Oo. Ang away pa ng kapitbahay. Hindi, ito mga kapitbahay na to. Ito po, para Nay, sa pampagamot ni Kuya, kayo rin po, kung may karamdaman kayo at napipigil nyo, pigilin nyo lang po, ha? Nasigasuhin nyo muna si Kuya. Ha, huwag po kayo masyadong magpa-stress at kayo nag-aalaga sa kanya, ha? Pakatatag ka pa. Magpagamot din ako kung masakit yung gilid ko. Malakit yung? Masakit yung tagiliran. Yung tagiliran nyo. O, huwag kayong ihigang tagag niyan. Doon naman sa kabila, para pantay, ha? Ito po, para po sa inyo, nanay. Mag-ingat po kayo at huwag niyong kalimutan humingi ng tulong sa Diyos para mapabilis ang paggaling ni Kuya. Bigay po ng Itbulaga at tanggapin niyo pa po ang... 70,000 pieces. Ay, baka nagulat po. Salamat, Bossing. Maraming salamat. Maraming salamat, Bossing. Wala pong ano man. Salamat po. Okay, congratulations po. God bless you po, Alin Lidia. Okay. Ay, hindi po tayo naririnig noon, kaya mag-alala. Apo. Kada banggit namin ang pera, tumitingin po sa akin. Ngumingiti. Okay. God bless po. Mang Arturo, may sinasabi po si Jose. Okay, para sa mga nag-iintay. Jose po, yung nandiyan sa labas, so nakaputi. Nati-shirt. Ayan, para sa mga nag-iintay ng tanong para sa Agosto Pensionado, promo.
Palasa ng mata at tenga at panoorin natin to. Ito na naman. Ano? Kakaintindihan ko yun. Sabi ko, dahil pera ni Alex. Sa Barkad, Bukdinyoko, kaglibutan ta ang seafood capital of the Philippines, Capiz! We are here in Pontevedra, Ater Bagsakan. This is why Capiz is known as the seafood capital of the Philippines. Capture the food, capture the places, and capture the experiences. Together, let's capture Capiz! I am Joanna Cox with... Yun! Yan si Miss Millennial Capiz Bossing 2018. With Joanna Kalkschmidt. Youngest candidate natin in the last year, 16 years old. Okay. Ayan, Joanna, ang Capiz ay ilan lang sa mga probinsyang napasyalan natin sa Miss Millennial Philippines. Sa susunod na linggo po, next week, humanda na kayo dahil simula na ng panibagong adventure kasama ang mga Miss Millennial Philippines 2019. Ano ba yan? Ayan na. Mga pasalo. So, na naman tayo. Pasalo. Pero para ngayon, mga gusto sumali, eto ang tanong. Kilala rin ang probinsya ng Capiz bilang blank capital of the Philippines. Sinabi yun kanina. Sinabi niya kanina yun. Nakasulat din yun. Oh. Ayan na po ang tanong, ha? Code na lang ang kailangan. Lalabas yan mamaya. Okay. Samantala, team barangay, bayanihan na tayo. Ano ba nga ba initin natin? Barangay Manresa, Quezon City. Bayanihan na. Yes! 540 cheers na tayo sa Plastic Ibon Project. Mag-iipon pa tayo ng plastic bottles para makatulong sa maraming...